So, hi guys. Ngayon lang ako magsasalita kasi una-una wala naman din akong plano magsalita kasi hindi ko naman naramdaman na obligado ako. Kasi alam ko naman sa sarili ko na wala naman akong ginawang masama. Explain ko lang ng saglit kung ano yung nangyari kasi sobrang dami nang nakikisaw-saw. Ang dami na rin nakikisalin na kung ano yung pinaniniwalaan ng isa, yun na din yung pinaniniwalaan ng lahat. And sobrang dami ko na rin masasakit na salita na natanggap. Kaya feeling ko time na rin para sabihin kung ano yung nararamdaman ko. And to make it short, punta tayo nung June 1. June 1 ako dumating dito kasi nakapag-usap kami ni Da. And si Da yung tipo ng kaibigan na 5 years na kasi kami magkakilala, and every time na magrarant ako sa kanya, sabihin na tara na kasi, collab na kasi, gawa na tayo ng kanta. Ba't ako napadpad dito? Yun lang. Hindi pa ba obvious para gumawa ng kanta? So June 1, puyat ako, lasing ako, nakapag-live pa ako sa Tigo. And so, yun nga, nakapagbigo pa ako, June 1 ako napadpad dito. Pagdating ko dito, wala akong tulog, pero nagtuloy-tuloy yung inom namin. Ano oras na kami nakatulog? June 2 ng mga tanghali or hapon yun. And then, nagising kami kasi ginising kami ng friend namin dito na, uy, trending na pala kami. So, nagulat ako. Kasi unang-una, nakapag-update ako sa nanay ko pagkarating na pagkarating ko dito. May mga pruweba ako na nag-send pa ako ng picture namin ni Ate Najla na nandito ako kinada. Tapos, ewan ko ah, kung ano pumasok sa utak ng nanay ko. Kasi syempre yung nanay ko, stress din yun sa tindahan, sa mga ginagawa niya sa araw-araw. So, siguro naaning lang yung nanay ko, ewan ko kung sinong umaning ah, para makapag-post siya ng ganun. Hindi ko masisisi yung nanay ko kasi syempre nag-alala lang. Buong araw ba naman ako hindi nakapag-update sa kanya. Tapos ito, nagulat kasi ako. Itong second kasi, sobrang okay nung hiwalay namin. Anong petsa ako, umalis sa condo, May 26 kasi magbe-birthday yung nanay ko kinabukasan. Tapos, shinare niya yung post ng nanay ko. Hindi ko alam kung ano yung paandar na gusto niya. Kasi bago kami maghiwalay, sabi ko, teka lang, huwag muna tayo magpo-post agad kasi hindi lang naman tayo yung dalawang tao sa mundo. May mga nagmamahal. Kaya natin sila makaramdam din, doon tayo magpo-post na hiwalay na tayo. Eh puta, pagkagising ko, bigla ba namang may breakup post? Tapos shinare niya yung pinost ng nanay ko. Ang kinoment niya pa, isang linggo na daw pala ako dito kaya sa kasta. So ayun po, tangina na. Sabi ko, wala nang paandar nito. Tao ko. Like, wala naman akong ginawa sa kanya. Like, hindi ko alam kung ano talagang pumasok sa isip niya para mag-comment siya ng ganun. Actually, siya naman talaga nagpalaki nito eh. Siya may gawa nito eh. Tapos ngayon, may nag-comment daw kasi sa post na pinost niya sa Ryan Con, napadelete siya ng post. Alam naman nating lahat na may scandal siya. So, nung lumabas yun, napadelete siya. Paliwanag ko lang din kung ba't kami nag-iwalay. Sa loob ng 2 taon, hindi naman kami magtatagal kung hindi naman din namin pinilit magtagal. Like, kung hindi naman namin talaga pinilit na ayusin kung ano yung mga pinag-awayan namin. Pero kasi dumating na ako sa point na sobrang ayoko na din. Sobrang toxic. Yun lang. And siguro hindi ko rin naman siguro kasalanan, diba, na kumawala ako. Kasi ano ba mas pipiliin ko? Yung relasyon na pipilitin ko bang salbahin o yung sarili ko na nawawala na dun sa relasyon. So, kinailangan ko din naman na makalaya ako. And promise, sobrang sarap lang din sa pakiramdam na ayun, nawala na. And ayun nga, napag-usapan na namin yung breakup. Sabi nga namin, huwag mo na magpo-post. Pero ayun nga, issue siya eh. Ito gusto niya, diba? Sa akin lang, nagpaniwala kasi agad yung mga tao na 1 week daw akong nandito. And for me, gusto ko lang din naman linisin yung pangalan ni Da. Kasi, porket ba nakasama ko si Da, ganun na agad yung iniisip sa akin. Mali yun. Kasi sobrang naging mabuting kaibigan din naman sa akin si Da. And never naman akong pinakitaan na kung ano-ano mga motibo na kung anong iniisip nyo. So, yun lang. Gusto ko lang din iklaro yung pangalan niya kasi hindi siya yung reason ng breakup namin. Sobrang gago naman kung ganun. Walang nagloko, wala kaming third party. Ang sa amin lang, toxic kaming dalawa. Toxic kami sa relasyon naming dalawa na ayun nga, hindi na rin namin kinaya yung patoxical. Kasi ang hirap nga naman, insecurities namin nagtatalo. Kumbaga, ang daming bawal. Pag may ganito, may masasabi. So, ako, tama na. So, yun yung rason kung ba't kami naghiwalay sa lahat ng mga nagtatanong. So, sa mga nagsasabi na, ah, parang putang ina, wala lang kay Rising, hindi nyo lang alam. Na hindi nyo lang alam yung impact sa akin na masakit din naman makipag-iwalay. Siyempre, 2 taon din yung pinundasyon namin, 2. And hindi nyo rin alam kung ano yung inner demons ko, pero mas pinapakita ko kasi na chill lang ako, na hindi kasi ako ganong tao eh, na parang palaban, na hindi ako nagkukot
alam mo yun, hindi ako nagkukot ng attention for clout. Kasi sobrang dami na ikisaw-saw. Lalo ka na makagago, wala akong pinagawa sa'yo, kaya huwag mo akong sasabihin pok-pok. Kasi kung ano yung pinaliwalaan mong one week, tanga ka, magbasa ka, check your facts, yun lang. Kasi isang araw na naman ako hindi nakapagparamdam sa'yo one week yun. Magbasa-basa ka, puro ka kasi pauso eh. Ang hilig mo, kasing, alam mo yun, ang hilig mong makita. And kaya ako na naman to in IG story kasi hindi ko to papakinabangan eh. Hindi ko to i-vlog para sumikat ako or what. And kung sino yung gusto makinig, makinig kayo kung ayaw nyo. Di bala kayo sa buhay nyo, at least nagsalita na ako. Gusto ko lang dideklaro yung sarili ko. And salamat sa mga kaibigan ko na nag-check sa akin. Sorry kung hindi ako makapag-reply talaga kasi hindi ko pa kaya. Sobrang dami nyo. Like every time natatanongin nyo kung okay lang ako, parang gusto ko na lang sumabog. Like, alam ko, sobrang okay ako ngayon kung nasan man ako ngayon dito. Pero syempre, nahihiya din naman ako sa mga kasama kung makita nila ako mag-breakdown. Kung alam nyo lang din kung gaano kahirap. Kaya, alam nyo, ingat-ingat na lang din kayo sa mga pinagsasabi nyo. And bahala na kayo kung ano yung gusto nyong paniwalaan. Kasi, kung ano gusto nyo, hindi ko naman ipipilit yung pag-intindi nyo kasi ganun kayo. Gusto nyo maginta nga, hindi intindihin nyo. Hindi ko nakasalanan yun. Basta ako, alam ko, si God lang yung witness ko. And hindi ko kailangan din patunayan yung sarili. Basta, ayun, say what you wanna say. Wala naman akong pakialam. Oo, minsan nagbabasa ako. Pero bahala kayo kung anong gusto nyo sabihin. Basta mag-ingat na lang kayo kasi may pandemic din tayo ngayon. Na lang kayong palalabas. And, ayun, God bless. Bago kayo manghusga, tingnan nyo din yung mga sarili nyo. Kasi minsan nakakasakit din kayo. Sa inyo din yan. Charot! Basta yun, guys. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Ay, teka. Wait, ah. Sa mga nagsasabing isang linggo daw gumawa ng kanta, sige, kayo na maging artist. Tingnan natin kung kaya nyong gumawa ng isang araw lang. Or kung hindi. Yung iba nga dyan, eh. 2 months for a single. Hindi nyo alam kung gaano kahirap gumawa ng craft. Kaya yun lang, para sa mga naniniwalang one week daw ako, sige, mag-isip-isip kayo. Abangan nyo na lang yung kanta namin, Ita. Yes, sir! Yes, sir! Bye! Bye! Bye!